Mahalin na Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po tayo ay sama-sama nagdiriwang ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, sina Jesus, Maria at Jose. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, kundi pinili rin niyang mapabilang sa isang pamilya. Naway tandaan natin kung paano ginawang banal ng Diyos ang pamilya. Simpleng pamumuhay, ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Ito ang halimbawang ibinibigay sa atin ng banal na mag-anak ng Nazareth. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama, at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya, kapag nanlalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga.
bagong tanim na ulibo sa maydulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-iibigan kayo pagkat ito ang buklod na ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kaloob ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu Santo, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon at nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kaniya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya, lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol na si Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata'y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Una sa lahat ay ang pasasalamat at papuri sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ngayong linggo pong ito, mga kapatid, ay ating pinagdiriwang ang kapiestahan ng banal na mag-anak, Holy Family. What makes a family holy? Una sa lahat ay ang presensya ng Diyos sa pamilya. Tunay nga po na ang banal na mag-anak ay nagtataglay hindi lamang ng pagmamahalan, kundi sa kanilang sirkulo, hindi nawawala ang presensya ng Diyos. Paano po nangyari ito, mga kapatid? Kung ating napakinggan yung ebanghelyo, ayon kay San Lucas, si Jose at Maria ay sumunod sa kautusan ng Diyos upang italaga ang kanilang sanggol na panganay sa templo ng Jerusalem. Pagsunod. Obedience to the Lord. Kapag ang isang pamilya ay nasesentrohan ng pagsunod sa Panginoon, tunay ngang ang isang pamilya ay maituturing nating banal na pamilya. At walang ibang modelo dito kundi sina Jesus,
Maria at Jose. Subalit, sa isang pamilya na nagtataglay ng Diyos, kahit sa pamilya natin, makikita rin natin yung nangyari dito sa ating ebanghelyo. Sinabi ni Simeon kay Maria, hindi mawawala ang hirap. Hindi mawawala ang sakit. Ang sabi ni Simeon, ang iyong puso ay parang tatarakan ng balaraw. Sapagkat ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami. Isang tanda mula sa Diyos. Minsan mga kapatid, hindi naman mawawala sa pamilya na minsan ay may tampuhan, minsan ay may problema ang isang pamilya, minsan ay hinahamon ang isang pamilya. But our gospel is teaching us right now, una sa lahat, ang dapat nating gawin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sumusunod ka, hindi naman ibig sabihin mawawala na ang problema mo. Subalit kung sumusunod ka, nakatitiyak ka na hindi ka naman pababayaan ng Diyos, lalo na sa napakatinding pagsubok sa iyong pamilya. Hindi po ba't naramdaman ninyo ngayon 2023 kung papaano kayo kinalinga ng Diyos bilang isang pamilya? Maraming pagsubok. Subalit, bakit tayo nakakalampas? Ito'y dahil sa presensya ng Diyos sa pamilya natin. Kaya nga't maganda na ang bawat pamilya ay marunong maghandog ng sarili sa Panginoon. Marunong magpasalamat. Kaya kahanga-hanga yung mga pamilya na nagsisimba ng sama-sama. Huwag pababayaang mawala ang Diyos sa pamilya. Amen? Tunay nga po na ang pagsunod sa Diyos, ito'y magbubukal ng marami pang grasya. At sa unang pagbasa, ang grasya na ating makikita kapag sumusunod ang isang pamilya sa Diyos ay napakagandang sinabi ni Propeta Sirak. Ito ang paalala sa atin. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Mahalaga sa mga ama na ikaw ay maging mabuting haligi ng tahanan. Mahalaga sa mga ina na ikaw ay maging ilaw ng tahanan. Mahalaga sa mga anak na ikaw ay sumunod sa iyong mga magulang. Lalo na kapag ikaw ay kinakailangan, na ikaw ay minor pa ano, sa mga batang naririto ngayon, mahalagang sumunod kayo sa mga magulang ninyo. Huwag kayong magagalit kapag sinasabi sa inyo, pinapaalala sa inyo na umuwi ka na. It is late na, gabing-gabi na. Sa mga bata, sumunod kayo. Kapag pinapaalalahanan kayo ng inyong mga magulang na mag-aral ng mabuti, sumunod kayo. Bakit? Mamimiss nyo yan. Pag nawala ang magulang nyo, mamimiss nyo yan. Amen? Ilan sa atin dito ang namimiss ang paalala ng mga magulang? Nung nawala ng mga magulang, saka natin na-realize, tama pala si nanay, tama pala si tatay. At ngayong Pasko, ramdam natin, lalo na kung ang inyong tatay o nanay ay wala na. Doon yung nararamdaman ngayong Kapaskuhan, namimiss nyo pala ang inyong tatay at nanay. Namimiss nyo pala yung kanilang mga pangaral. Amen? Kahit po tayo mga matatanda na, masasabi natin, namimiss pa rin natin ang ating mga magulang. Hindi po ba? Iba yung Pasko kapag nandiyan ang pamilya. Iba ang Pasko kapag sama-sama ang pamilya. Kaya nga mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang aral na itinuturo sa atin ng banal na mag-anak. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay magbubukal ng pag-ibig sa pamilya, pagsusunuran sa pamilya, paggalang sa pamilya. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ang kanyang mga anak at ang panalangin ay agad diringgin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ating palaging uunawain ang sinasabi sa Salmo, mapalad ang taong
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Again, the foundation of love in every family is God. Obedience to God. Kaya nga mga kapatid, ang aking panalangin sa ating lahat, nawa ang bawat pamilya magkaroon ng presensya ng Diyos sa inyong gitna ng mag-anak. Hindi naman mawawala ang problema kapag sumisimba ka. Subalit ang pamilya mo'y tumitibay sa kabila ng pagsubok kapag ikaw ay may Diyos. Kaya tatandaan ninyo ang magiging pundasyon ng isang banal na mag-anak, pagmamahalan, pagsunod sa Diyos. Palaging may Diyos. Hindi pwedeng alisin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ganun din ang paalala sa atin. Ako at ikaw bilang bahagi ng pamilya, huwag kakalimutan ang iniwan sa atin nina Jesus, Maria at Jose. Mahalaga na sumunod. Mahalaga na gumalang. Mahalaga na sama-samang lampasan ano man ang pagsubok sa buhay bilang isang pamilya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataon-tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumula ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili na bang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkakawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya.
Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyok. Isang batang pastol na patungo sa Belen, may dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni Kalugdanan Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkataon naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na nilang Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa rukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na dumidingin sa lupa. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi paraw, nakahiga ay isang sanggol na lubhang kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. At sa puok ay dumalaw iyong tatlong sultan, tagapanahulot maktan may dala na Aguinaldo. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ginto pagkat siya ay hari at mirat ka man niya, pagkat siya ay tao't Diyos si Jesus na mananakop. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak matapos naming pangatawanan ng aming mga panalagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga pamilya. O Panginoong Diyos, kasihan ng iyong mga biyaya ang mga mag-anak na naririto na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain silang lagi at puspusin ang iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagtawantaong anak niyang mahal ay nagdulot na liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo sa anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang puspos sa inyo ng tuwa para may hatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang puspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Ang Pasko ay sumapit, tayo ay maghagsiawit ng magagandang ibig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig ng si Kristo'y isinilang.
lang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y manggagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang intong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan.